first SHTM Skill Festival was around 2017. Ang team namin is Green Fest. Nagpo-focus siya sa ecological and environmental issues. It was the 6th annual SHTM Skill Festival at ang nakaisip ng team na yun is si Sir Sherwin Punla. Marami din kaming booth galing sa iba't ibang department sa Capistrano. Kami din yung naghahanap ng mga kailangang gamitin tulad ng kunwari yung mga tents saka iba pang bagay na kakailangan din sa event. So ako yung SHTM president that time. Kasama ko yung SHTM officers mag-budget, mag-prepare, mag-plano ng mga kailangan sa event para mas maging maayos yung flow ng event namin. Tapos bago ako mag-decide, bago kami mag-decide ng rublado ng gagawin, kailangan ipa-approve muna namin siya kay Sir Sherwin. Most memorable memories siguro, sobrang dami, halos lahat. Kasi ilang basta officer or kaibigan yung touring sa kanila. Parang family natin, kaya kami na SHTM family. Siguro isa na dun yung nag-overnight kami sa school para tapusin yung para sa event. Kasi event na kinabukasan. Alam na nila kung ba't isa yun sa most memorable memories. Sana siguro din yung palaging nagagalit sa amin si Sir Shek. Lalo na kapag di namin natatapos yung mga kailangan gawin, ang dami naman namin para hindi matapos yung kailangan gawin para sa event. Hindi ko na-expect, di namin na-expect na coronation night. Halos lahat manunalo, halos lahat may award. Iba pa rin yung feeling kapag nakita mo na. Halos lahat sila may award, tapos pinaghirapan nyo yung lahat. President ako, wala naman ako masyadong alam, lalo na sa pagbabudget nung sa school. Kasi tinutulungan lang nila ako pagdating ng event. Wala ako masyadong budget, hindi ako prepared. Yun, gusto ko din mas maging prepared ako sa susunod. Isa na din yung maging on time ako para mas madami akong magawa kasi lagi nga akong late dati. Pangatlo na, yung magka-meron ako ng madaming option, magka-meron ako ng option A to Z. Kasi nga, sabi nila sa akin, syempre, that di lang yun yung option mo. Dapat marami kang laging nakahanda na plan A, plan B, plan C. Laging hindi ka nawawalan dapat ng plano. Si Sir Shea kasi, andyan siya lagi, kahit yung nakakainis kami, kahit di mo na natatapos yung pinapagawa niya. Kahit na kinukulit mo na siya, paulit-ulit ka na, pero andyan siya, papagalitan ka lang niya. Tapos ayan, tutulungan ka lang ulit niya. Halos siya na ngayon gumagawa nung inuutos niya sa'yo. Si Nanay Cathy naman, nandyan siya palagi sa office niya. Tutulungan ka niya, kahit na antigas-tigas na ng ulo mo. Tapos hindi mo nagagawa ng tama yung kailangan mong gawin. Mas parang hindi siya napapagod kahit na marami pa siyang gagawin, hindi lang sa school, kundi sa kanila din, sa bahay. Kaya, nakaka-inspire. Hindi ako nag-i-stick sa isang plano lang. Pagka meron ng plan A to say, hindi ako nawawalan dapat ng option. Saka yung pagiging on time, kasi sabi nila nga dati sa akin, hindi ko dapat nagiging rason yung malayo yung bahay ko. Dapat matuto din akong mag-adjust sa ibang tao, hindi yung sila yung nag-a-adjust para sa akin. In one word, madidescribe ko siya as kakaiba. Kakaiba kasi binigyan niya ako ng kakaibang feeling, binigyan niya ako ng kakaibang memory, binigyan niya ako ng kakaibang karanasan. Ako si Melissa Baltazar at ito ang aking hashtag Kwentong SHTM Festival.